arestado ang dalawang hinihinalang swindler na gumamit pa di umano ng mismong pangalan ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato para manggancho ang isa sa kanila, kaanak pa raw ng gobernador. Kapwa namang itinanggi ng mga suspect ang paratang. May exclusive report si Salima Refrang. Matapos iabot ang marked money, agad na kumilos sa mga taga-NBI-NCR para sa entrapment operation sa umano'y dalawang notorious sa swindler sa Mindanao. Ang kanilang target, sina Datu Blasinsuat Mama Jr. at Ana Villamarin, mga nagkukunwaring tauhan ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato para makapanlupo ng iba't ibang supplier ng probinsya. Pero bago tuluyang mailabas ng restaurant ang dalawa, galit na galit na dumating si Mangudadato para kumprontahin si Mama na kamag-anak pa pala niya. Ang isang tauhan ni Mangudadato, agad na sinampal si Mama. Ang isa pang staff ng gobernator, nagawang suntukin pa ang lalaking subject. Nandito kami sa ano. Ito, maluloko ito eh. Kaya nga, kumandidato ako sa Maguindanao para matapos nito pangungutong nila eh. Opo. Eh kasi ang programa ko kasi, isa sa 8-point agenda ko, yung health services at saka yung mga edukasyon. So ito, ginagamit nila yung pangalan ko pangungutong. Huwag naman ganyan. Gamit ang mga pinaking dokumento, lumapit si na Mama at Villamarin sa isang negosyante para sa proyekto Palibro sa Ingid na nagkakahalaga umano ng 85 million pesos. Para raw ito sa pagsusupply na mahigit 200,000 libro sa mga estudyante ng kindergarten hanggang high school sa probinsya ng Maguindanao. Pero pineke ang pangalan at pirma ni Mangudadato sa mga dokumento. Si na Mama at Villamarin nagtuturoan na. Pero sir, pineke na raw yung mga pirma niya. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Nagtataka nga ako, ba't sinasabi ako? Hindi ako kilala nga yun. Sino yung gumagawa na? Okay. Hindi. Galing sa kanya ang papel. Yun lang. Ano po bang sabi niya sa inyo? Sabi niya, pinsan niya si Governor. That's all. Ayon kay Mangudadato, bukod daw sa kanya, may iba pang mga mayor at gobernador ang ginagamit ni Mama. Naharap ang dalawa sa reklamong estafa through falsification. Salima Refrang, GMA News.